For today's video, mga ka-agri, is as usual, nandito pa rin po tayo dito sa ating bagong area. And yung naging activity po natin kanina ay nagpalinis po tayo or nagpa-grass cutter dito sa ating area. So yung pinano lang po natin kanina, mga ka-agri, pinalinis is yung mga area lang na kakailanganin muna natin. So dun sa bandang itaas ay hindi pa natin pinagalaw. So dito lang po muna yung pinagrass cutter natin sa line na yan. So hanggang dun po sa malinis na to, so yun po yung hangganan ng ating property dito sa bandang unahan. And dun sa kabila is nakuha na rin po natin yung pinakahangganan. And yun nga, ang pinalinis lang po natin ay yung ating gagamitin. So pupuntahan po natin. So itong mga manok natin is tapos na silang kumain. Kaya lang, hanggat nakikita po tayo na nandito ay sunod po sila ng sunod. Parang pag nakikita nilang tao ay pagkain yung tingin sa atin. So ayan po sila. And puntahan lang po natin dun sa kabila. So dito para sa area na to, kung mapapansin nyo ay hindi po nagalaw. Dahil nga po nandito po yung mga sanga-sanga. So minamanual ko po na kinakat. So ayan po yung ginawa ko kanina. Sa part na yan, kung makikita nyo doon, marami pong ipon na ano, mga sanga-sanga. And meron din po sa gilid. So ayan po, minamanual po natin yung hindi kayang putulin ng grass cutter. And sa mga area na to, na may mga sanga-sanga, hindi na rin po natin pinalinis dahil nga po sa nahihirapan siya. And hindi tayo nakapag-video kanina, mga ka-agri, dahil nga sa pinuputol din natin yung ibang kahoy na medyo malaki na. Actually marami pang natira, kaya yun po yung ginagawa natin. So ang ginawa muna natin kanina ay inano muna natin to, gusto muna natin itong matanggal para tuloy-tuloy po yung kanyang para malinis. So puntahan po natin dito sa kabilang area. Dito po namin binabalak magtanim ng gulay. Ito po talaga yung gusto nating ipalinis. So malinis naman na siya. So sa Sabado siguro or Sunday is mag-start na po tayo dito mag-cultivate. And magtanim na rin po siguro ng ilang pirasong gulay. So ayan po, medyo may kaluwagan din po. Kaya lang problema natin itong malaking kahoy na to. Kumaharang po yan sa sikat ng araw para pumunta dito sa ating taniman. Kaya ibabagsak po natin yan. May sarili naman po tayong chainsaw. So dito po sa area na to ay hindi na po natin pina grass cutter muna dahil hindi pa naman kailangan. And marami pa pong sanga dito na kailangang linisan. So kinukuha ko po yung mga sanga-sanga para may panggatong po. Sayang naman. And puntaan lang natin dito sa part ng ating pinakahangganan dito sa kabilang side. So medyo may kaluwagan po talaga tong area, mga ka-agri. Unti-untiin po natin mapasok lahat yan hanggang dun sa dulo, pero hindi po biglaan. Kung ano po yung kakailanganin natin, yun lang po muna yung ating gagalawin. So dahan-dahan po yan. So dito po yung pinakahangganan natin, mga ka-agri, kung makikita nyo yung kahoy na yan. Bali nakalera po yan hanggang doon po sa may taas, except lang dito sa isa na yan dahil sa atin na po yan. Bali mili na po yan, pwede na pong ipatestis pag kailangan, pero hindi muna sa ngayon. So gusto kanina ng ating kasama ay isang ganun pa siya, isang pasada pa doon sa taas, kung makikita nyo malinis na doon. Kaya lang pinatigil ko muna, mga ka-agri, dahil nga sa hindi pa naman natin talaga kailangan yung area. So tutubo lang po yung lupa doon pagka pinalinis damo sa lupa na yon, kung ipalinis na natin tapos di pa naman gagamitin. So ito talaga yung pinaka gusto kong malinis sa area na to. Bukas tatanggalin natin yung mga kahoy-kahoy na yan, and iipunin natin lahat ng mga mga damo para masunog. So yan, makikita nyo. Pinalinis ko na rin po yung sa daan dahil balak ko po na taniman ng Madre de Agua i-dudugtong natin sa tanim natin dun sa unahan. Sa para mas marami tayong Madre de Agua, mas marami pong may pakain sa ating mga alagang hayop.
So ayan mga ka-agri, kung nakikita nyo mula dito, so hanggang doon po sa ano, sa Bandaron, yun po yung mga sign ng or hangganan ng ating nabiling property. So hanggang dyan sa baba, yung malinis, yung pinalinis ko na yan, kaya lang binigay na nating daan yan. So hanggang sa taas po ito mga ka-agri, yung medyo masukal kasi dun sa taas, kaya hindi na natin mapupuntahan. Pero kung papansinin nyo po ay talagang napakaluwag po nitong aming nabiling area. So ayun, mula dun sa malinis na yon and hanggang dyan po. So marami pa po tayong dapat ayusin dito, marami pa tayong dapat gawin. So dahan-dahan lang po, baka sa mga susunod na panahon ay magpapatayo na rin po tayo ng pabahay ng ating kambing sa kayong tupa. So napakaganda ng scenery dito, kaya lang yung araw kasi mga ka-green, di mano. Unti-unti po natin yan lilinisan para po sa ating pag-i-improve dito sa farm. So dahan-dahan tayong mag-ano ng structure para sa mga hayop, magtanim ng mga gulay-gulay. So marami po tayong binabalak sa area na to mga ka-agree.